Consults on Diet and Foods, page 420. The stimulating diet and drink of this day are not conducive to the best state of health. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. May nais ba kayo, Doc, na batiin sa atin pong mga manonood? I'm so actually excited to every time na meron tayong ganitong pag-uusapan, lalo na sa may kinalaman sa Pangkalusugan. To be honest with you, ito yung pinaka-love ko na ano eh, na gawain eh. Di ba may mga basketball player, talagang iba yung energy nila pag may laro sila. So sa atin naman, itong mensahe ng Pangkalan Pangkalusugan, when we are talking about health or something to help people, ito yung pinaka-passion ko. Ito yung, kung tawagin ko ngayon, ito yung nagpapasaya sa buhay ko. Kaya hindi ako nakakaroon ng kapaguran. Maaaring napapagod ang aking lalamunan, pero yung puso ko ay laging available dahil alam ko na napakaraming mga tao yung nangangailangan ng mensahe na may kinalaman sa pagpapalusog ng katawan. And that's what this Kaalamang Pangkalusugan all about, that we are dedicated and open enough to continue these kinds of information so that our people might probably be blessed. Pasensya na medyo lalamunan ko medyo malat ng konti ngayon. Ayan, okay lang po, Doc. And sa ating pong mga manonood, gusto ko rin pong bigyan ng pansin, Doc, 'di ba? Kasi last week ang daming mga manonood sa atin na nanood kasama natin sa tuwing hapon ng Sabado. Sobrang nagpapasalamat po kami sa inyo pong pagtangkilik sa programa po ng Kaalamang Pangkalusugan. At nawa, Doc, ay ibahagi pa nila ito sa kanila pong mga kaibigan, sa mga taong nagkakaroon ng sakit, especially ngayong panahon na ito. Saka ang sakit naman, isang bagay lang ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob eh. Wala namang sakit na hindi kayang handlein ng ating katawan eh. Ang God kasi naman talaga nagbigay nito. Amen. May immunity tayo at meron tayong tinatawag na enough na depensa na hindi kayang unawain ng ordinaryong pangkarniwang tao. Kaya nung mapag-aralan ko ngayong immunology, hindi naman masasabing well-versed ako dyan. Ito lang yung isang bagay na nasabi ko sa sarili ko. Talagang hindi ordinaryo tayo. At wala tayong may pagmamalaki dahil lahat ito ay kaloob ng Diyos. Ang God talaga lahat ang may akda nito. Kaya isang uri ng miracle para sa akin itong lahat tayo ay natutunghayan natin at ating nakikita yung love ng Panginoon sa tao. Kaya nga lagi kong nababanggit yung nature. Ting mararamdaman ko yung ganda ng kapaligiran, simoy ng hangin, ganda ng sikat ng araw, at yung bituin sa kalangitan. At kung paano tayo sinusuplayan ng mga kinakain natin sa araw-araw, para sa akin enough na para madurog ang puso ng mga tao sa buong sanlibutan. At para naman tayo magkaroon ng participation at pagi, ang gusto lang naman ng Panginoon ay makita sa atin yung tinatawag na produkto na siyang pinakabubuin bago dumating ating Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat, Doc. Kaya po sa atin pong mga manonood, tumutok po kayo ngayong hapon pong ito dahil talaga nga naman na ito po ang topic na pinag-uusapan ng lahat, talagang tinatangkilik ng karamihan dahil ang topic po natin ngayong hapon pong ito ay enticing coffee. Kaya kung nagkakape ka, tumutok ka ngayong hapon dito lamang sa Kaalamang Pangkalusugan. Anyway, may malakabang nakuwang parabang survey lang na kung gaano karaming tao ang involved dito. Kasi kung pagka minsan yung alak, masyadong ano na ito, palasak na ito eh. For example, yung drugs. Siyempre, ang akala natin, yan lang yung mabibigat na problema ng buong mundo eh. Pero kung minsan, itong mga hindi masyadong nabibigyan ng focus, na katulad itong pag-uusapan natin ngayon, may idea ka ba kung gaano karaming tao ang nag-iinom ng kape? Gaano karami ba, Doc? Naku po, majority ng tao sa buong mundo. Pag sinabing majority, sa 100%, mga 80 yan to 90% ang umiinom ng kape. Napaka-bless ka, pumasama ka sa 5%. Grabe pala, Doc, no? Hindi biro ito, na hindi masyadong nabibigyan ng focus. Siyempre, hindi naman natin ma-blame ang mga nasa medical line. Siyempre, hindi naman nila 100% linya yan. Pero ang pinaka-point natin dito, binigyan tayo ng Panginoon ng kakayanan gawa ng bunga na binigyan tayo ng liwanag tungkol dyan. Ayan, salamat, Doc. Kaya ngayong hapon pong ito, inaanyayahan po natin ang ating pong mga manonood na tayo po ay manalangin.
Dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo pong biyaya na kalusugan na ipinagkaloob po sa amin. Salamat po Ama sa pagbibigay niyo po sa amin ng panahon, especially po ang aming pong mga manonood na nakatutok ngayon ay basbasan niyo po sila ng banal na espiritu. Gayon din po kaming dalawa ni Dok Tam at ang aming pong mga crew na kasama po ng Hope Channel, Panginoon, ay nawa po ay gabayan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng karunungan mula sa kaitaasan upang ang aming mga sasambitin, Panginoon, ay maging kapurihan at maging kagalakan at kalusugan sa mga manonood. Ito po ang aming hiling at dalangin sa kapatawaran ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Amen. So, good afternoon ulit, Dok. Good afternoon. Sisimulan na natin agad-agad, Dok. Ano ba tong kape? Actually, pag sinabi ng kape, eh, siyempre, may caffeine yan eh. Bagaman nasa under category, na nanggaling sa mga tanim din naman, o prutas, o mga dahon, ay katulad nga ng kakao. At meron ding guarana, na ito hindi masyadong alam ng marami. Nilalagay lang ito sa mga energy booster. Hindi masyadong iniinom nito ng direkta. Pero ang pinakamaganda nito, malaman natin na karamihan na pinanggagalingan nito ay sa South America. Nang effect nito, yung stimulating effect, na siyang dahilan kung bakit pag hindi ka nakainom nun eh, para bang matamlay ka. Mm-hmm. At saka Dok, no, sa ating pong mga manonood, naiisip siguro natin na sa pagsisimula pa lang ng araw ay pag uminom tayo agad ng kape, especially Dok, no, sa ating pong pag-ising mga pagising sa umaga. Mm-hmm, pagising sa umaga, yung iba lalo na yung mga may edad na, sabihin natin, na mga nasa bahay o mga retired na, talaga nga naman ay iba yung pag-inom nila na kahit pagkagising pa lang, kahit wala pang ang tubig, kape na agad ang nasa tasa nila. Siyempre, at kami, ininom. Ako nagtrabaho kasi ako nung araw sa hotel eh. Kasi hotel and restaurant management yung unang kurso ko eh. Siyempre, nagsimula kami dun sa dining. Yung pa naman dining na pinag tatrabahuan ko ay VIP. Talagang iba-ibang klaseng kape yung naka-automatic na yan sa lamesa kahit gabi. Kahit dinner. Mm-hmm. Na hindi alam nung mga nagtitake nito na mapupuyat ka talaga, hindi ka ganun kadaling antukin pag nakainom ka dyan. Kaya ang ginagawa ng iba, pag naglalamay sa patay, o kaya naman eh, nagda-drive, o malayo yung pupuntaan, lalo na yung mga drivers sa United States. Actually, kasama nila yung kape sa gilid ng kanilang sasakyan. No? Mm-hmm. Dahil habang nagda-drive, umiinom sila niyan. Mm-hmm. Kasi ito yung tinatawag na nagbibigay sa kanilang alertness. Mm-hmm. Dini-stimulate talaga yung... Talagang gising talaga sila. Okay. Sa mga gwardiya, kailangan din nila nito. Kaya, siyempre, kung gwardiya ka, matutulog ka, paano masingitan ka? So, ang ginagawa nila, nakalagay lang doon yung matapang na kape. O kaya yung mga energy booster nila, Dok, na yung mga drinks na mga ano. Okay. Nais po naming ibahagi ang Testimonies for the Church, Volume 9, page 160. If the stomach is not properly cared for, the formation of an upright moral character will be hindered. Dok, diretso yun. Hindi ka talaga magiging epektibo o productive kung sa tiyan mo pa lang may pinasok ka na hindi na maganda. Ang ano doon, yung mahadlangan yung pagbubuo ng tamang ugali. Kasi magiging intemperate ka eh. Magiging impatient ka. Siyempre, meron kang ganung uri ng problema na binubuo mo sa sikmura mo. Lalo-lalo na, katulad nga nung pag-inom ng mga stimulating drink. Katulad nga ng alak, fermented, at itong tinatawag na kape. Yung mga soda actually, natin. Actually, pag ininom mo soda, pag ininom mo na walang laman ng tiyan mo, antindi yan. Di ba yung pag umiinom ka lang ng medications, eh, bawal din eh. Mm-hmm. Na uminom ng walang laman ng tiyan. Mm-hmm. May ilang gamot. Kasi talagang grabe eh. Talagang sisirain ang tiyan mo niyan. Mm-hmm. Eh, sino nakakaalam nun? Na may relasyon pala ito sa pagpapakabait o sa pagbubuo ng tamang pag-uugali. Kaya ito yung point na dapat nating bigyan ng tuon. Dahil karamihan ng mga umiinom naman ng kape, eh, walang laman ng tiyan. Lalo-lalo na yung mga nanonood ng TV o nagda-drive. Pero pang isa na hindi napapansin ng napakarami. Pag ikaw ay umuya ng anything na bubble gum, alam mo na wala kang pagkain ng inumuya. Tapos walang laman ng tiyan mo. Aandar ngayon yung sikmura mo, yung tiyan mo. Magre-release sila ng tinatawag na hydrochloric acid. Dahil ito yung pinaka, ano tawag doon? Susi. Susi ng engine ng makina. Mm-hmm. Na once na sinusian mo to,
aandar yung tiyan mo. Mm-hmm. Kaya habang umunguya ka, umaandar ngayon yung tiyan mo. Okay. Tumutunaw siya na walang tutunawin. Mm-hmm. Kaya isang napaka-wrong habit yung bang just for the sake na, siyempre, tanggapin natin, kahit na nung araw pa, yung mga may sakit sa bibig. Mm-hmm. Ano nga sa English yun? Halitosis ba yun? Yung bad breath. Yes, Doc. The only way na maitago nila yung masamang amoy ng hininga nila, mm-hmm. ngunguya sila nung bubble gum. Mm-hmm. Sasabihin niya sa babae, mahal kita. Yung mga sanang, mga nanliligaw. Oh, siyempre, baka mabasted ka pagka mabaho eh. Mm-hmm. Eh, yung babae pala, mababaho din ang hininga. Meron din pala siya, mahal din kita. So, ibig sabihin ito, ito yung ginagawa nilang pantago. Mm-hmm. Pero hindi nila alam, nagkikreate sila ng tinatawag na damaging within that area. Okay. Now, once na binuksan mo ito, ngumuya ka, mm-hmm. aandar yung motor ng yung ating panunaw. Yung pinaka-engine, oo. Kaya isa yun sa mga point na ang stomach natin ay nadadamage because of that wrong habit of eating. Now, we should be knowledgeable in that particular what you call that informations in the area of preventive procedure, mm-hmm. and that's the way it is in that natural way. When you are dealing about natural medicine, ang aming focus dito yung iko-correct mo yung mga mali. Kasi sinabing natural, mm-hmm. lifestyle medicine. Ang totoong lifestyle medicine, iko-correct mo yung lifestyle mo. Yun yung pinaka-medisina na magbibigay ng kapamaraanan para iuli niya yung nasirang kalusugan, bunga ng mga maling nakasanayan mo na minana mo sa kinanununuan na magulang mo. Mm-hmm. Na yun yung point ng ating programa na dapat nating malaman. Gano'ng karaming umunguya ng walang laman ng tiyan? Ikaw, obserbahan mo. Karamihan ng mga Pilipino, hindi nawawala yan ng bubble gum. Ala namang brand yun eh, di ba? Mm-hmm. So, yun yung pinapoint ko tungkol dun sa stomach na binanggit natin kanina. Opo. Alam mo, pinag-usapan natin yung character. Okay lang ba? Na, kasi alam natin ang character, ito yung pagkatao mo eh. Mm-hmm. Dito i-base yung tinatawag na paghusga sa iyo eh. Hindi ka nang pwedeng husgahan sa loob mo eh. Mm-hmm. Pero kung ano yung ugali mo, at kung ano yung character mo, yun yung makikita sa iyo. Mm-hmm. Kaya napakahalaga na siguro bigyan natin ng daan ito bago natin ito. Kasi yung stomach kasi hinihinder yung character eh. Mm-hmm. Na kung pagka minsan nalilimutan natin, ano yung pinakamahalaga sa buhay ng tao? Basahin po natin ang mga sinulat ni Mrs. Ellen G. White. The world needs a practical demonstration of what the grace of God can do in restoring to human beings their lost kingship, giving them mastery of themselves. There is nothing that the world needs so much as a knowledge of the gospel's saving power revealed in Christ-like lives. Character is power. The silent witness of a true, unselfish, godly life carries an almost irresistible influence. By revealing in our own life the character of Christ, we cooperate with Him in the work of saving souls. It is only by revealing in our life His character that we can cooperate with Him. And the wider the sphere of our influence, the more good we may do. When those who profess to serve God follow Christ's example, practicing the principles of the law in their daily life. When every act bears witness that they love God supremely and their neighbor as themselves, then will the church have power to move the world? Justification by faith in Christ will be made manifest in transformation of character. This is the sign to the world of the truth of the doctrines we profess. A living testimony goes forth to the world in consistent Christian action. Napakaganda do. Grabe yan. Oo. Alam mo, nung nabasa ko yan, to be honest with you, na-realize ko na hanggang hindi pala nagmamanifest sa atin by faith, through that justification, eh hindi natin makukuha yung atensyon o yung tamang panghihikayat. Kaya talagang ang power ng panghihikayat yung kung sino ka, mm-hmm. kung ano yung nakikita sa'yo. Na para maintindihan ng marami na itong pagbubuo ng likas, ng katulad ng larawan ng ating Panginoon Hesus Kristo, ay nakataya yung tinatawag na dangal niya na binanggit sa Our High Calling 154.
sa Christ Object Lessons, page 69, na ito yung iniintay niya, na makita niya sa mga anak niya bago siya dumating sa ikalawa. Kaya ito yung bahagi habang pinag-aaralan natin yung complete gospel, ay nakita natin na ang napabayaan ay yung tinatawag na bahagi ng pangkalusugan. Kaya pag sinabing character is power, eh ito yung witness eh. Ito yung hindi pwedeng itago ito eh. At ito yung tinatawag na bahagi na gagamitin ng Panginoon para i-vindicate. Na talagang, kaya pala tinawag na Christian, it means Christ-like in character. Ibig sabihin, when you are claiming that you are a Christian, kailangan wag masira mo yung kabuuan ng pagiging Kristiyano, dahil ito yung larawan ni Kristo na binanggit niya sa Romans 1, 16 and 17, na yung revelation o yung revelations ng kanyang pamumuhay ay napakatunayan niya at napakita niya sa pagitan ng pananampalataya niya sa kanyang ama, na yun din pala, yung pananampalataya na binanggit sa Revelation 14:12, na hindi yung pananampalataya ko o pananampalataya mo, kundi ang gagayahin natin ay katulad ng pananampalataya ni Kristo. Diba? Here are the patience of the saint. Here are they that keeps the commandments of God and have the faith of Jesus. Ano yung faith of Jesus? 100% obedience with the rules of God. Amen. Kaya napakaganda nating maunawaan na itong character na ating pinag-uusapan dito ay hindi pwedeng mabuo kung walang kalusugan. Kaya ayaw na ayaw ng kaaway na maintindihan ng sangkatauhan na ang mensaheng pangkalusugan ang siyang pinakasentro ng pagbubuo ng tamang kaisipan patungo doon sa pagpapalago ng espiritual na kabuhayan na dito bubuin yung tinatawag na penalization ng pagpapakabanal. Nandiba? Here are the patience of the saint. Matiisin sila. Paano ka maging matiisin kung may arthritis ka? Paano ka maging matiisin kung may diabetes ka? Kung may nararamdaman ka? Paano ka maging matiisin kung may stomach problem ka? O kaya may arthritis ka o may ano-anong pain yung nararamdaman mo? And that's what health methods are all about. We are trying to do our best to situate na magkaroon tayo ng pagkakataon na bago mahuli ang lahat ay magkaroon tayo ng participation at maparami natin ang mga tao na handa nilang girahin yung tinatawag na labanan na may kinalaman sa panlasa. Totoo, Dok. Ngayon po ay babahagi po namin sa inyo ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods, page 422. Those who resort to tea and coffee for stimulation to labor will feel the evil effects of this course in trembling nerves and lack of self-control. Tired nerves need rest and quiet. Nature needs time to recuperate her exhausted energies. But if her forces are goaded on by use of stimulants, there is, whenever this process is repeated, a lessening of real force. For a time, more may be accomplished under the unnatural stimulus, but gradually it becomes more difficult to rouse the energies to the desired point. And at last, exhausted nature can no longer respond. Grabe, Dok. So kapag, ibig sabihin pala, pag pinipilit natin yung sarili natin, pag nakainom tayo nitong mga stimulants na ito, nahihirapan talaga yung katawan natin. Kasi katulad kanina, nais po namin ipaalam sa inyo, no, sa atin pong mga manonood, na ito pala mga stimulant na mga iniinom, mga beverages, or kahit yung mga pagkain na mayroong na mataasang sugar content, or may caffeine, talagang 45 minutes to 1 hour siya before siya magkaroon ng absorption sa katawan. Yeah. At yung peak nun ay 15 minutes to 2 hours pa. So ibig sabihin pala, kung uminom tayo ng kape sa gabi, ng oras naman na talaga ng pagtulog, ay talaga nga namang mahihirapan tayo, diba, Dok? Actually, pag nasira yung tulog mo at na-late yung tulog mo, actually, masyadong problema yan. Kasi lahat ng organ ng katawan ng tao nakadepende rin sa oras ng tulog mo. Eh. Sa kapahingahan mo. Katulad nga nung liver natin, di ba, 11 to 4 yung time niya. Mm-hmm. Kaya pag 12 ka na, 1 or 2 nakatulog, hindi na niya kayang gawin yung part niya. Parang sa lungs, 9 to 11, yung dapat natulog mo. Opo. The entire system actually nagre-require at least 8 to 10 hours yan. Just to recuperate and to create some sort of regeneration process within the entire system. And without undergoing with that kind of normal sleeping habit, then the tendency, you are actually
hurting or even killing yourself. Mm-hmm. And that's what this a very interesting part to talk about, especially in the area of prevention. Mm-hmm. Pagka nakainom ka nito, lalo-lalo na right after dinner, talagang mahirap ka matulog. Mm-hmm. Kaya I'm not gonna suggest, especially for those who are regularly taking that kind of stimulating tea, mm-hmm. especially coffee. Nabanggit mo na, Doc, na itong mahirap nga makatulog at nabahagi na po natin sa atin pong mga manonood. Sinimula na natin, Doc. Ituloy-tuloy na natin. Ano pa ba, Doc, yung iba't ibang mga side effect nitong kape sa katawan natin? Actually, yun yung maraming tumatawag sa akin, bakit ba ang hirap kong gumawa ng tulog, yung insomnia. Mm-hmm. So, isa yan. Sa katagalan mo, mm-hmm. hindi ka na ganun kadaling makabuo ng tamang oras ng pagtulog. Mm-hmm. O yung stomach upset, para bang mm-hmm. lagi na lang na humihilab yung tiyan natin. Parang sinisikmura. Tapos susundan pa yan ng parang nahihilo at parang nasusuka. Mm-hmm. Na ang dahilan lang pala, ay meron ka ng tinatawag na, alam mo ba, ibig sabihin nun, pag meron ka na, under control ka na nun, addicted ka na. Mm-hmm. Doon sa tinatawag na power nung inumin na yun. Hanggang sa hindi mo alam, nagkakaroon ka ng mabilis bumigat ang timbang mo. Humihina na yung metabolism mo. Mm-hmm. And then later on, syempre, alam mo naman yung obesity, namimiss ng karamihan na sakit ito eh. Mm-hmm. Akala nung iba, pag tumaba ka, normal. Mm-hmm. No, it's not really normal. Akala nila malusog ka. Hindi, that's the way it is. Mm-hmm. Talagang ang point dito, alamin natin na talagang hindi tayo design na magkaroon ng kahit nga refrigerator, dagdagan mo ng sobrang daming laman yan sa loob eh. Later on, di rin maganda maging kahit refrigerator pa yan eh. Mm-hmm. Maganda talaga, normal lang talaga yung laman ng loob ng katawan. Mm-hmm. Huwag mong siksikan, huwag mong tambakan. Maglagay ka lang sa kayan dun sa kanyang pangailangan. And in that way, ma-enjoy natin ang kalusugan. At saka meron din, Doc, no, nagpa-palpitate din sa atin pong mga manonood. Yung iba po sa kanila. Yung extreme nervousness, yung mm-hmm. tinatawag na jitteriness. I don't know if I'm pronouncing it right. Mm-hmm. Yung extreme na. Mm-hmm. Actually, hindi ba maraming parang kinakabahan din yung malaman. Parang talaga nervyos. Mm-hmm. Na akala nila, ganun lang. E lalo pa kung meron ka ng normal na tinatawag na problema. Tapos dadagdagan mo pa nito. Kaya nagkakaroon ng anxiety. Mm-hmm. Yung tinatawag na, pag sinabing anxiety na, damaging to. Hindi ito ordinaryong problema. Kaya ang buong mundo ngayon, ito yung problema ng karamihan. Kaya napaka-lakas ngayon ng tinatawag ng mga antidepressant, anti-anxiety kung tawagin, mm-hmm. na medication. Pero ang tanong, ano naman kaya ang side effect nun? Kaya marami nagpapalpitate. Nagkakaroon sila ng panic attack. Kaya ito yung point na samantalang ang problema lang naman pala, yung mga inumin na siyang nagiging dahilan. Ito naman, 3 days to 5 days lang naman yung withdrawal syndrome eh. At pag naka 10 days ka naman, mm-hmm. na tinanggal mo, eh nawawala rin naman pala yung tinatawag na pagpapawis o yung addiction, mm-hmm. sa loob ng dugo. And one of the best na pantanggal ng addiction, alam mo yung lemon at calamansi? Mm-hmm. And that is the number one na panlinis ng addiction sa loob ng ating dugo. And gusto ko lang din dagdagan, no, Doc, kasi sa atin pong mga manonood, especially dun sa mga nagbubuntis or mga buntis na, tama ba yun, Doc? Yung, yeah. Di ba, yung mga nalaman nila na buntis na pala sila, pero ang ginagawa nila ay dahil gusto yung mainita yung sikmura sa umaga, or kunyari parang feeling nila malamig yung mga kamay, yung mga paa nila, ay umiinom sila ng ganitong klaseng stimulant. So, based po sa studies natin, ito palang kape ay nakakapag-cross pala siya dun sa placenta, kung saan nandun yung nourishment ng pinakasanggol na lumalaki sa loob ng tiyan. And at the same time, kung nakaka-cross pala siya dun, ibig sabihin, yung caffeine content na yun ay na-absorb din nung pinakabata. That's why meron tayong mga low birth weight ng mga bata. So, ibig sabihin, parang kapag dito pala, parang pwede na din na makapag-create ng miscarriage yung ano. Kasi nga, syempre, yung nutrients na dapat yung kapit ng bata, ano nangyari sa bata? Parang feeling ng bata ay parang lasing na din siya, hyper na rin yung bata. Alam ba na napakalaking business ang kape? Kaya lahat tayo magagawa. Hindi naman para i-down natin ang ekonomiya. Kasi pinag-usapan dito, mas lalong malaking gastos yung hospital eh. Mm-hmm. Kawawa yung masa. So, pwede naman tayong gumawa ng tinatawag na katulad, for example, ginger tea. Alam naman natin sa internet,
napakaganda yan sa heart. Mm-hmm. Maganda yan sa circulation. Mm-hmm. Maganda rin yan sa tinatawag na mag-boost ng immune system. At maganda rin yan sa digestive system. Eh bakit hindi natin palitan ng kape ng ginger tea? Mm-hmm. Lagyan nila ng lemon, no, Doc? Kung gusto nila. Mm-hmm. Ah, yan, para maganda yung pag-ano. Actually, no, maganda nga ano, kasi yan, maganda sa lahat eh. Mm-hmm. Pang-boost din naman ng energy level yan eh. Salamat, Doc. Sa ating pong mga manonood, basahin po natin ang Councils on Diet and Foods, page 425. Tea and coffee drinking is a sin, an injurious indulgence which, like other evils, injures the soul. These darling idols create an excitement, a morbid action of the nervous system, and after the immediate influence of the stimulants is gone, it lets down below par just to that degree that its stimulating properties elevated above par. Matindi, Doc. Kasi ang pinakamahirap sa lahat, yung tinawag na itong mga stimulating drink ay isang kasalanan. Ang point eh, what, as Romans 6:23, if I'm not mistaken, what is the wage? For the wages of sin is death. Mm-hmm. Anything naman na kasalanan na hindi mo in-overcome, humingi ka man ng tawad, pero patuloy mo pa rin ginagawa, hindi yun yung tamang repentance. Kaya pag pinag-usapan natin yung kasalanan, hindi naman nakapokus tayo sa Ten Commandments eh. Mm-mm. Kaya nga kung tawagin niya natin Eight Laws of Filth, dahil pwede ka magpakamatay ng hulugan na hindi mo namamalayan na unti-unting ginagapi na ng kaaway, ang ating katawan, ng karamdaman, na ito ay ang originator na binanggit sa page 60 ng Healthful Living ay si Satan. At ang bunga naman ng karamdaman ay yung mahadlangan, yung tinatawag na pagbubuo naman ng tinatawag na Christian character. Kaya yung justification, gusto kong uling ulitin yan, sabi nito, justification by faith is in Christ will made manifest in transformations of character. This is the sign to the world that the truth of the doctrines we profess, a living testimony, goes forth to the world in consistent Christian action. So ito pala yung maipapakilala sa sanlibutan. Sa pamagitan ng ating pananampalataya o yung justification, ay makikita yung pagbabago. Kaya nga yung, di ba sabi doon, when the character of Christ perfectly reproduced within His people, and then He will come to claim them as His own. At sinabi nga dun sa page 70 naman ng Council on Health, His mission is to give it back, complete restoration, not only in health, but perfections of Christian character. So kitang-kita natin dito na talagang perfect talaga ang, kung tawagin natin, liwanag na binigay ng Panginoon dito sa ating kinabibilangan na iglesia. Dahil tayo lang naman ang nagsimula nito noong 1800 eh. Na yung kape na yan, nandun eh. Unti-unti nang ibinigay yan eh. Mm-hmm. Tayo nga yung Advent, pag sinabing Advent, hindi uminom ng alak yan. Hindi naninigal yan. Hindi uminom ng kape yan. Iba talaga. Kaya sabi ko nga, blessed talaga tayo. Bakit? Pero hindi naman pala ibig sabihin na blessed ka at nakatanggap ka ng liwanag na ito ay magiging blessing sa'yo unless isinare mo sa iba. Mm-hmm. Ang blessing pala ganito yan. Kunyari, for example, sabi nung may na-encounter kasi akong isang retired pastor sa Amerika. Mm-hmm. Sabi niya sa akin, naniniwala ka ba ka na si Ellen G. White ay propetisa? Eh, siyempre, born Adventist ako. Yes, sir. Yes po. Ang tanong sa akin, may libro ka ba niya? Eh, during that time, wala naman akong ganung libro niya. Hindi naman uso nung time na yun, 1980s eh. Na-challenge akong bumili ng mga libro. Maghanap, mga garage sale, noong unang kapanahonan. Mm-hmm. Hanggang sa nakompleto ko lahat. Kahit tingnan nyo yung library ko, kompleto ako. Ay, unti-unti ko yan. Eh, nung nakabili na ako, yun pala, kahit nasabihin mong naniniwala ka sa salita at wala kang libro niya, you are still considered as rejecting it. And then, nung nagkaroon na ako ng libro, ang sabi niya sa akin, okay, may libro ka na, very good. Binabasa mo ba? Eh, kahit may libro ka, hindi mo rin binabasa, still considered that as rejection. And then, nung pangatlong tanong niya, sabi niya, pinapractice mo ba? Eh, kahit sabi mo, binabasa mo rin, di mo rin pinapractice. Eh, consider din yun na rejecting pa rin yun. Mm-hmm. And at the end, nung sinabi kong napapractice ko na kahit paano, nasi-share mo ba?
Kahit sabihin mo na blessed tayo mga Seventh-day Adventist with all the light that we have here, having all the privileges and so on, na binigyan tayo ng tinatawag na greater light. If we are not gonna feel or do our part to reach more souls, especially in the area of this helpful living, kaya ang ganda ng ating ano eh, ating iglesia. Meron tayong helpful living, councils on health, councils on diet and food, medical ministry book, book of temperance. Lahat ng health books nasa atin. Kaya walang reason para magkasakit tayo. Amen. And it's more than enough to prove it that we are blessed so much. Sabi, justified tayo. Eh, ang tanong, anong kapangyarihan ng justification na libreng binigay ng ating Panginoon? Ibig ko lang basahin ito. Selected Messages 366, Volume 1. God requires the entire surrender of the heart before justifications can take place. And in order for man to retain justification, there must be a continual obedience through active living faith that works by love and purifies the soul. Ito pala, hindi pala ito yung kung na-justify ka ngayon, tapos na. Kumbaga sa pagkain pala, kung nagkumain ka na almusalan, maming tanghali magugutom ka uli. Continuous pala yan. Hindi ito yung komo tinanggap mo na siya ngayon eh, para bang assured ka na hindi na mababago yung decision mo. Kaya ang sabi nga eh, basahin ko ulit. God requires the entire surrender of the heart before justifications can take place. And in order to man to retain justification, there must be continual obedience through active living faith that works by love and purifies the soul. Kailan pala yung faith mo o yung pagsunod mo ay base sa pagmamahal mo sa Panginoon. Mm-hmm. Kaya kanina umaga, yung morning watch namin, yung John 14:15 eh. If you love me, keep my commandments. So, ibig sabihin, pag minamahal mo yung Panginoon, yung pagsunod, ay aktibo ka na hindi mo kinukwenta yung bagay na ginagawa mo. Bakit? Bunga yun ng pagmamahal mo sa kapwa mo. Amen. At ginagawa mo dahil mahal na mahal ng Panginoon ang sangkatauhan dahil bayad na ang lahat ng kanilang pagkakautang. Hindi lang nila alam kung paano i-claim yung regalo na ibinigay ng walang bayad dahil dinesign talaga tayo ng Panginoon na walang mapahamak at lahat tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan at inire-ready na niya yung lugar na ating pupuntahan doon sa tinatawag na lugar na pagdadalan sa mga anak niya na susunod sa kanyang kalooban. Amen. Salamat, Dok. No? Kaya po sa atin pong mga manonood, kami po ay narito sa Kaalamang Pangkalusugan para kami po ay mag-inform sa inyo, para maibahagi po namin sa inyo na gusto po namin na kayo din po ay maging malusog upang lahat po tayo ay hindi po magkaroon ng sakit. And at the same time, sa atin pong mga manonood, kung kayo po ay may katanungan, kung kayo po ay mayroong suggestion ng mga topic at kung kayo po ay may prayer request, ay isend nyo lamang po yan dito po sa atin pong programa na Kaalamang Pangkalusugan. Maari po kayo mag-comment sa comment box section or mag-text po sa mga numbers po na magfa-flash sa inyo pong screen. Dok, ituloy natin. Kasi kanina, nababanggit mo na kanina yung tungkol sa kape. Gusto din namin i-inform ang atin pong mga manonood na ito palang kape, Dok, ay talagang nabanggit mo kanina, Dok, di ba nakakapagpapalpitate siya, nakakapagpataas siya ng heart rate natin, yung parang kumakabog yung dibdib natin. Nakakapagpataas din to ng ating blood pressure para sa ating mga hypertensive or yung mga may high blood. So, Dok, ano naman, Dok, yung mga produkto na makikitaan natin na merong caffeine? Actually, na halos ano naman ngayon eh. Wala na namang itinatago eh. Wala namang problema na eh. Dahil talaga namang alam na naman karamihan talaga ito eh. Katulad nga na alam natin, itong coffee, itong tea, any kinds of tea, espresso, katulad ng soda, tsokolate, yung mga energy drinks, yung mga supplements ngayon na karamihan nabibili. Karamihan, nilalagyan nila ng kape yan o caffeine. Caffeine. Yung gurana. So, ibig sabihin, kailangan may limit din ito. Ibig sabihin, alam mo yung position mo. Pag bumibili ka, kailangan titingnan mo kung ano yung mga rekado o ingredients nito. Para in that way, hindi tayo madaya. Kaya lang naman natin talaga ito binibigyan ng Daan Gladens. Kasi kanina, hindi ba binasa mo nga na itong tiyan ng tao, pag ito yung napabayaan natin at pinasukan natin itong mga stimulating type of material na ito, nagiging dahilan ito ng pagpigil sa pagbabago ng ating ugali, yung Christian character. Ngayon ang tanong, lagi nating itinitich sa tao yung
preparation for the final crisis, preparation for the soon coming of Christ. Yung tinatawag na character formations just like the image of Christ. Mm-hmm. E paano natin mabubuo yun kung hindi naman natin tinatakil? Hindi ba parang ano lang ito, salita lang? Mm-hmm. Na magpakabait tayo, sumunod tayo sa ating Panginoon, kailang baguhin natin ang ugali natin, na maging katulad ng ugali natin, ang ugali ng ating Panginoon sa Kristo, pero umiinom ka ng kape. I'm sorry, hindi naman ililigtas tayo ng kape. Ha? I'm sorry. Ha? Ang Panginoon ang magliligtas. Mm-hmm. Pero ang point, ang pinag-usapan natin dito, yung sanctification. Ang pinag-usapan na ito, justification, sanctification. Mm-hmm. Na hindi naman po pwedeng naka-stagnant ka sa isang lugar. Mm-hmm. I-widen natin ang ating pananaw. Kasi sa panahon natin ngayon, talagang atake ng ating kaaway, biological warfare. Mm-hmm. Walang biyera na barilan. Pero yung laso na pumapasok sa loob ng katawan natin, sisirain ang ating brain yan. Alam mo ba yung stimulating? Ang brain, yung frontal lobe, ang pinakasentro ng tinatawag na giyera, mm-hmm. ng tinatawag na gagamitin ng kaaway para yung decisions natin sa mga huling araw, kung paano natin tatayuan yung tinatawag na pamantayan ng standard ng ating Panginoon, dito nakabase kung ang ating kalusugan ay intact pa, lalo-lalo na yung tinatawag na brain. Mm-hmm. Nais ko lamang din po ibahagi no, sa ating pong mga manonood, kailangan, actually, kahit ako, pinagdadasal ko din to, Dok, na kailangan pala yung ano, nilalakad natin kung ano yung sinasabi natin. In short, we walk the talk. Kasi nga naman, Dok, di ba, kung nagsasalita man nga na tayo dito, pero hindi naman talaga nakikita sa atin yung pagbabago ito, yung sinasabi natin. Ito nga, pakibasa mo lang uli. Ulitin mo lang yan, yan. Kaya mahirap po talaga, mga kaibigan. At kailangan ng matinding panalangin at habit. Okay. So, basahin po natin. The world needs a practical demonstration of what the grace of God can do in restoring to human beings their lost kinship, giving them mastery of themselves. There is nothing that the world needs so much as a knowledge of the gospel's saving power revealed in Christ-like lives. Kailangan talaga natin ang Panginoon sa buhay natin. Hindi lang yung... hindi ordinaryo kasi ang kailangan pala ng sanlibutan. The world needs a practical demonstration. Mm-hmm. Ano yung i-demonstrate? Ugali eh. Mm-hmm. Kaya nga sabi, character is power. Powerful pala yung ugali natin. Ito pala yung manghihikayat eh. Hindi pala yung ganda ng sermon mo eh. At hindi yung dami ng budget ko or whatever na gagamitin mo sa ministry. Mm-hmm. Ang kailangan natin dito ay maintindihan ng mga mangangaral na ang kapangyarihan pala na ginagamit ng Panginoon para maging powerful ang panghihikayat ng kaluluwa ay unang-una ay makilala at makita sa buhay nila yung tinatawag na katulad ng larawan ng Panginoon na ginawa niya nung una sa Romans 1:16 and 17 na talaga ito yung revelasyon ng tinatawag na likas ng ating Panginoon. Ito yung righteousness by faith. Kaya pag sinabing power ng pag-uugali, hindi mo matatago yan, hindi pwedeng nakawin yan. Hindi po pwedeng takpan mo yan. Makikita at makikita yan ng iyong mga kaibigan at ang masasabi lagi na lang nila, ibang-iba talaga yung mga namumuhay na kasama nila ang kanilang Panginoon dahil nakikita sa likas ng kanyang mga anak. At ito yung hihirangin niya at tatayo sa huling mga araw na siyang magpapakilala kung tawagin natin ay loud cry. Ito yung tinatawag na the last message of mercy, righteous by faith. Makikita sa kabuhayan ng mga anak niya ang saktong larawan na nasira mula ng ating mga magulang ay nahulog sa pagkakasala. At ito yung pinangako ng Panginoon sa Our High Calling 154 na muling ibabalik niya. Kaya kung pag-aaralan natin Councils on Diet and Food, Ministry of Healing, Healthful Living, ito yung tinatawag na restoration ng kalusugan. Kaya meron tayong tinatawag na health and happiness. Health and home. Paano ka magkakaroon ng health? Paano ka magkakaroon ng happiness kung wala kang health? Paano ka magkakaroon ng magandang tahanan kung walang kalusugan? Kaya laging titingnan sa third gen, ang sabi, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. So ito yung point na talagang it is a high time para magkaroon tayo ng ganitong uring diretsuhan. Mm-hmm. Kaya kung medyo tinatamaan kayo, dahil karamihan sa atin, umiinom ng kape, madali lang po namang pagtagumpayan ng kape. Kaysa tayo yung pagkapehan. Totoo, Dok. Ay, naku, mahirap yan. Ayoko yan. Alam ba na hate ko ang mga hospital?
Sinabi ko sa Panginoon, I would rather discipline myself. Kasi nagtrabaho ko sa ospital. I know how it is. Napakahirap. Mas pipiliin ko na lang na mag-exercise ako every day, disiplinahin ko yung pagkain ko, tumira ako sa tamang kapaligiran, at makasiguro ako na hindi ako masasama sa majority na nagsasuffer bunga ng kaalaman, ang kakulangan ng kaalaman, ng tanging kapamaraanan lang pala, sumunod sa kautusan ng pangkalusugan. Amen. Kaya Doc, itutuloy natin sa atin pong mga manonood na umaantabay dahil kung kayo po ay naranasan nyo o kung kayo po ay kasalukuyang nagkakape pa rin, ay nais po namin ibahagi sa inyo kung ano ba yung mga caffeine overdose na tinatawag. So, ibig sabihin, pag sobra na pala. Sobra na, siyempre. Sumobre, lahat naman ang sobre. Siyempre, normally, magkakaroon ng diarrhea. Okay. Ano pa, Doc? Katulad ng lightheadedness. Parang nakalutang ka, kumbaga. Kalutang. Parang... Ano ba yung mga drug addict? Ganun din na. Para nakalutang sila. Tapos kung ako na urinary frequency, ano, yung frequency. Yung ihi ka ng ihi. Ihi ng ihi. Eh, why take those kinds of things? Samantalang alam na naman natin ito. So, pag nagkaroon tayo ng headache, nausea, nervousness, or reduced alertness, depressed mood, eh, hindi sign ito ng character formation. Okay. I'm sorry to say that. Hindi yan sa Panginoon. Ayaw ng Panginoon na magkasakit ng tao, ayaw ng tao na maging mainitin ang ulo ng tao, ayaw ng tao na magkaroon tayo ng depression. Pag-depress ka, alam mo pag-depress ang tao, lumalapot ang dugo. Nadadamage ang brain. Nahihirapan ang puso. At daming mga problema yung haharapin nila. Kaya alam ba na naglilid yan sa yung pagpapakamatay? Pag high intensity na. Pag tumaas na ng tumaas, kasi yung brain, nadadamage na. Totoo, Doc. And sa atin pong mga manonood, yung kaninang binanggit ni Doc, yun naman yung mga simptomas kung bakit, example, tumigil na tayo sa ating pag-inom ng kape. So, kaya siya tinawag na caffeine withdrawal. So, ito yun, yung headache, yung sumasakit yung ulo natin, kasi nasanay nga tayo na nagkakape tayo sa umaga o kaya sa gabi. Ano pa? Yung pagsusuka or parang nahihilo tayo. Ano pa? Yung nervousness, yung nervous nga, no? Yeah. And at the same time, yung parang matamlay ka, tapos yun nga yung depressing mood mo. Pero, merong kaakibat na laking saya kapag napanagumpayan natin, katulad nga yung sinasabi ni Doc, na character formation talaga, yung habit natin, yung routine natin, pag nabago natin yun, ay talagang iba yung kaligayahan, iba yung kagaanan ng loob natin, iba yung gaan na kaya mong parang feeling mo batang-bata ka pa rin. Yun yung pakiramdam talaga, Doc. Gusto ko lang ulitin ito, paborito ko talaga. Sige, Doc. Ang sabi, character is power. The silent witness of a true, unselfish, godly life carries an almost irresistible influence by revealing in our life the character of Christ. We cooperate with Him in the work of saving soul. Para sa akin, napakabigat nito. Hindi ito, isang bagay ito na nagbigay sa akin ng, para bang stimulate talaga yung bang energy ko, na ito palang character na ito, nakapangyarihan, isang tahimik na patutuo. Na yung tinatawag na katotohanan, yung pagiging unselfish ng tao, yung godly life, ay nagdadala ito ng tinatawag na hindi kayang, ano, irresistible, ano sa Tagalog ito? Hindi mo kayang tanggihan. Yan, matanggihan. Yung impluensya, yung halimbawa mo, hindi nila pwedeng i-deny. Na sabi nga, ito yung kapangyarihan na ibig ng ating Panginoon ay makita na ang kanyang mga anak ay merong ganong uri ng mga pamamaraan ng pangihikayat. Kaya ngayon, pag sinabi natin na tayo nasa ministry, ang naisip ko, para maisaayos yung tamang ministry, ministryhan muna natin yung sarili mo at sarili ko. Ayusin ko muna yung sambahayan ko na ma-reveal yung karakter ni Kristo. Hindi naman para hatulan natin na para bang nagiging mabigat yung pagkapamaraanan na pinag-uusapan natin dito. Pero nakita ko, talagang napakadali pala na manghikayat ng kaluluwa na hindi nila pwedeng matanggihan pag yung ugali mo ay hindi mo na ugali yung nakikita sa'yo, kundi ugali na ng Panginoon ang nakikita ng mga tao na nakakasalamuha mo sa bawat minuto ng buhay mo. Amen. Na ito yung tinatawag na loud cry. Doc, ang ganda ng ating sharing ngayong hapon pong ito, no? At sa ating pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan, meron po kayong suggested na topic or mga prayer request ngayong hapon pong ito, ay isend nyo lamang po yan dito po sa ating pong programa na Kaalamang Pangkalusugan.
kung meron din kayong, alam mo Dok, isa to sa mga katanungan ko din noon. Pero marami din kasi ako mga kakilala at sa ating pong mga manonood, for sure nagtataka kayo or nagtatanong kayo, hindi pwede ang kape, pero may tinatawag tayo Dok na decaffeinated coffee. Ibig sabihin ba nito, wala na itong caffeine? Ang ibig sabihin ng Dok, para sa ating pong mga manonood, meron pa rin po. Because according to studies, meron pa rin siyang 7 milligrams na content. Na sinasabi natin, wala ng caffeine content, pero meron pa rin po mga kaibigan. At the same time, yung ating pong, diba sa isang kape natin, sabihin natin na 230 or 240 ml sa isang mug or sa isang tasa natin, mm-hmm. meron pa rin siya na 7 milligrams na caffeine, mga kaibigan. So, pag minsan, diba sasabihin nila, ay, decaffeinated, pwede ako dyan, lalo na yung sa mga nagka-cut sila ng mga caffeine nila sa kanila pong mga pagkain. Hindi naman talaga biro ito eh. Actually, pinag-usapan natin addictions to eh. Actually, sometimes people think that only cigarette addictions and alcohol addictions or drug addiction is something very yung tawag dito, yung parang napakatindi ng dating. Pero ako nakita ko ang kape. Worldwide to eh. Totoo, Dok. Talagang buong mundo ang involved dito. At nice din po naming ibahagi sa inyo ang nakalagay po sa Harvard Publishing Health about caffeine toxicity. Ang sabi po dyan, it has been observed with intakes of 1.5 grams or more in one dose, consuming 10 to 14 grams at one time is believed to be fatal. Ibig sabihin pala, kapag marami na tayong na-intake na kape, kasi may iba Dok, di ba, umiinom sila ng kape na minsan 3 to 4 times a day. Sabi nila, wala namang epekto sa akin, wala naman ako nakikitang mga problema sa akin. Pero according to Harvard, according to studies po mga kaibigan, fatal siya. Ibig sabihin, nakakamatay po. At talaga magiging problema yon ng ating pong katawan. And at the same time, Dok, sa atin pong mga manonood, nais din nating ibahagi sa kanila yung toxicity. Ibig sabihin, kapag kunyari, di ba yung binabanggit mo nga, Dok, na addiction. So ito naman, kapag punong-puno na talaga, kumbaga parang may toxin na, punong-puno na ng caffeine yung ating katawan. Ano naman, Dok, yung mga makikita nating sinyalis? Sa mga manifestations, sa mga palatandaan, yung restlessness, parang malalaman mo sa kilos eh. Lalo na yung mga nagtitake ng shabu. Mm-hmm. Alam ko sa kilos nila eh. O yung mga nagtitake nitong marijuana. Mm-hmm. Malalaman mo sa kanilang galaw eh. Katulad ng irritability. Isa yan sa palatandaan ng may sign ka ng toxic na yung katawan mo dun sa mga iniinom mo. Yung ninenervous ka. Yung kuminsan, nasusok ka. Yung heart rate, bumibilis. Yun yung pinopoint na tremors. Ito yung bagay na dapat na malaman natin na hindi na ito yung maganda na ang nangyayari. Ibig sabihin, may damaging effect na ito. But anyway, hindi naman huli pa. Ang ibig ko lang bigyan ng daan dito, hindi naman komo tayo nasa alipin. Hindi ba ang gawain ng Panginoon siyang nasa mga huling araw? Mm-hmm. Pag pala ikaw ay mayroong tinatawag na addiction sa iyong katawan, ang tawag pala dyan, I'm sorry to mention that, evil possess. Kunyari, addict ka sa sigarilyo, possess ka. Kaya ang trabaho ng Panginoon, kung babasahin natin yung Ministry of Healing at yung tinatawag na gospel ng ating Panginoon noong unang panahon, lagi niya pinalalaya ang tao sa pagkaalipin ng kanilang pagiging possess ng kaaway. At ang kanyang ginagawa, pinalalaya sila sa kapamaraanan na matanggal sa kanila muna yung tinatawag na nagpapahirap at nagiging dahilan ng pagkawala ng tamang kaisipan. Kung pag-aaralan mo ang health books ng ating propetisa, pag sinabi nating tinatawag na Ministry of Healing, pinalalaya ang tao dito sa addiction o wrong habit na ating nakasanayan. Kaya isang uri ng ministeryo na mapalaya natin sila sa tinatawag na pagiging possess ng tinatawag na habit na magiging dahilan ng kanilang maagang pagkamatay at mawala doon sa tinatawag na linya, lalo-lalo na sa pagbubuo ng produkto na may kinalaman sa mensahe ng pagpapakabanal. Salamat, Dok. At sa ating pong mga manonood, nais din po namin ibahagi sa inyo ang isang trivia regarding kasi baka mamaya ang nasa isip ng ating mga manonood. Kanina kasi nabanggit ni Dok na meron siya sa mga supplements, yung mga iniinom po namin. Totoo po yun. According sa studies po, caffeine can interact
with various medications. It can cause your body to break down a medication too quickly so that it loses its effectiveness. It can cause a dangerously fast heartbeat and high blood pressure if taken with other stimulant medication. So, ibig sabihin pala, mga kaibigan, kung umiinom kayo ng kape, tapos yung sa umaga, kumbaga ay pampainit nyo ng sikmura, tapos ininuman nyo po ng inyo pong pang high blood or kung ano pong mga maintenance na gamot nyo, ay wala palang magiging epekto yung pinakagamot na ininom natin sa katawan. Example, yung isang brand ng anti-hypertensive na gamot. Ang gagawin niya, dahil uminom ka ng kape, yung pinaka-epekto dapat na pampababa sana ng ating high blood pressure na gamot na yon ay wala siyang magiging epekto. Bakit? Kasi na natabunan siya nung pinaka-caffeine. Hindi na siya gagana. So nasisira yung pinaka-content ng substance ng formula nung pinakagamot na yon. And at the same time, yung mataas na heart rate and mataas na blood pressure ang magiging cause nun sa ating pong katawan. Hindi lang yun. Pwede kang atakihin. Lalo na kung bumaba ang stensya mo o kaya naman na-dehydrate ka, kulang ka sa tubig because of that. So yun yung point na nilalagay natin yung ating buhay sa kalagayan na madali tayong bumigay. Ayan, salamat, Doc. At sa ating pong mga manonood, salamat pong marami sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong topic ngayon na enticing coffee. Dahil alam po namin na marami po sa atin ngayong manonood ang talaga nga namang naa-addict at talaga namang tinatangkilik ang kape. Kaya ngayon po ay panahon na para mag-send po kayo ng inyo pong mga questions at ng inyo pong mga suggestions at prayer requests sa ating pong programa. So, Doc, meron po ba kayong nais batiin? Tangi ko lang na gusto lang iparating sa lahat ng ating mga viewers all over the Philippines and all over the world, especially in US, na magkaroon tayo ng panibagong commitment, panibagong pananaw na ang ating mundo, na ating ginagalawan, ay talagang masasabi ko na hindi nito yung time para abusuhin pa natin ang ating kalusugan, lalo na sa pandemic na bumabalot ngayon sa buong sanlibutan, na maraming mga tao yung mayroong mga bigat na dalayan sa kanilang puso't kaisipan. Na ang dalangin ko ay magkaroon tayo ng lakas ng loob na lumaban at sumunod tayo kung ano man ang ibig ng Panginoon na ating maisagawa sa panahon na konting time na lang. Ako'y naniniwala kasi time's getting very short and Jesus will come very soon. And I am encouraging each and everyone to situate that we are going to do our part and be able to cooperate with Him all the way through so that our people, especially Seventh-day Adventists, will stand in the right principles ng truth at tayo ay magsipaganda sa gawain na naghihintay na napakaraming tao ang nanganganibang buhay at nangangailangan ng liwanag ng pangkalusugan. Salamat, Doc. At ngayon po ay panahon na para atin pong basahin ang mga katanungan sa hapon pong ito. Doc, bawal po ang kape, pero how about rice or corn coffee? Actually, bagaman walang caffeine ito, pero parang pagdating dun sa pagpapahinga ng tiyan, remember, yung diniscuss natin ng mga nakaraan, and it takes 5 hours to process in any kinds of food you take. Katulad nung sinabi ko sa inyo kanina, yung umuya ka lang ng bubble gum, umaandar na yung motor ng ating sikmura. So, anong nangyari? Tumutunaw siya na walang laman. So, ngayon, minum ka ngayon ng ala namang laman yun, liquid. Mm-hmm. Pinasok mo dahil kape pa rin yan, kahit bigas pa lang yan, o rice coffee yan. Mm-hmm. Pero ang tanong, magre-require na naman ng time yan kung paano din handlein yan. Kaya pwede tayong magkaroon sakit na overuse ng enzyme or enzyme reserve. Mm-hmm. Kaya pagdating ng oras, kulang na yung panunaw, nagiging sakitin ng tao. Okay. And at the same time, meron po tayong katanungan. Oy, Doc, ang tanong na ito ay galing sa United Kingdom. So, I think I need to ask this in English. Okay, sabi po dito ay, is there any health risk of drinking soya milk 2 to 3 glasses a day? I would suggest to avoid that, to prevent that, because that kind of material, actually they consider that as under the category of enzyme inhibitor. So it means your body requires so much amount of enzymes, especially in your digestive system. Mm-hmm. So instead of just helping you with that kind of reaching your goal to become healthy, then the tendency you are hurting yourself. And I am not gonna advise that. I would suggest to you
not to drink soy milk. And how do we know? Maybe GMO, no? Ayan. Ito, Doc, last na katanungan po sa hapon pong ito. Natural remedy para sa prostate at mataas po ang BP ko at nahihilo po ako kahit na may maintenance. Actually, syempre, kahit sabihin mo na mag-take ka ng tinatawag ng mga medications mo, alam naman natin na treated na nga ng hormone ng mga karamihan mga flesh food ngayon. Mm-hmm. Kaya katulad ng kababayan, pag nagkaroon ng regular menstruation o hormonal imbalance, then the tendency ang tinatamaan yung reproductive organ, mm-hmm. yung breast, matres, ovary. Mm-hmm. The same thing naman sa kalalakihan sa prostate. Okay. So, unang-unang gawin, mag-vegetarian, and then mag-take ng mga natural na nakakatulong sa prostate. And then, kung may mga tanong pa sila, i-text lang po nila. Ayan. Maraming salamat po, Dr. Tam. At maraming salamat po sa mga nag-send po ng kanila pong mga katanungan. At gayon din po ay nagpapasalamat po kami na patuloy niyo po kaming tinatangkilig sa inyo pong panghapon every Saturday po, 4 p.m. po, dito po sa Hope Channel North Philippines. And nais din po naming ibahagi po sa inyo ang Councils on Diet and Foods, page 428. The only safe course is to touch not, taste not, handle not tea, coffee, wines, tobacco, opium, and alcoholic drinks. The necessity for the men of this generation to call to their aid the power of the will, strengthened by the grace of God, in order to withstand the temptations of Satan, and resist the least indulgence of perverted appetite is twice as great as it was several generations ago. Marami pong salamat sa inyo pong pagsubaybay sa amin po ngayong hapon pong ito at abangan nyo pong muli ang amin pong susunod na episode next week. Kasama pa rin po ang naturopathic expert na si Dr. Tam Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.